pakapala ng mukha talaga na kung may sasampang babaeng NPA, paunahan na lang yung mga platoon leaders and commanders namin para manligaw. Kahit may mga asawa sila, talagang liligawan. Hindi siya publicly underground. Tawag na sa amin yan is UG. Oo, UG. UG na paniligaw. UG na iba, panggagapang. Ganon. Meron po tayong ibang katanungan po from our Facebook Live. Ano po ang nakapagbago ng isip ninyo para sumuko at magbalik loob sa government considering ang tagal ninyo po sa NPA? Ano po ang nakapagmulat sa inyo na mali na talaga ang ginagawa ninyo? Sige po. I've been in the movement for more or less 11 years. I started as a member of LFS when I was 15 years old. I was first year at the University of the Philippines when I was a member of LFS. So nag-NPA ako, I was 20, if I'm not mistaken. And I left the movement in 2018, March, to be specific. There are lots of reasons kung bakit ko iniwan yung kilusan. But before I go to that, I want to emphasize the reasons why I joined the movement. Because, to be honest, talagang naniwala ako na yung revolusyon, yung National Democratic Revolution, particularly the armed struggle, naniwala ako before na ito yung makapagpabago ng lipunan at pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Bagay na hindi ako nagdalawang isip na sumali sa NPA noong December 2011. When I was there sa NPA, napakarami kong naranasan. Nag-o-organize kami ng mga magsasaka, nagpapaunawan ng mga magsasaka. But when I reached the level of nasa leadership na ako, particular sa front hanggang sa SR level ng leadership ng party, dun ko napag-alaman yung mga bagay na talagang against doon sa mga principles ko. Yung iba naman, nakwento ko naman sa ano, sa first Senate hearing, yung isa siguro doon na very sensitive, I don't want to discuss it further siguro, as requested din ng 25th Infantry Battalion because that was the concern unit nung nangyaring insidente. Pangalawa, yung kinikwento ni Shane na violence against women and rape, harassment doon sa mga babaeng lumad, yun po, hindi po yun nakakahaka at imbi embento lang. Kasi doon mismo sa front ko, sa Guerrilla Front 20, particular sa mga buwan ng April and May, kung saan po nagkaroon ng declaration of martial law. So sa unit namin, nabigla kaming lahat. Ano ba yung mukha ng martial law ni President Duterte? So wala kaming ginawa sa buong buwan, kundi mag-observe. Ano yung mukha ng martial law? So nung panahon ng observation phase namin, wala kaming activities. So yung nangyayari sa loob ng unit, talagang pakapala ng mukha talaga na kung may sasampang babaeng NPA, paunahan na lang yung mga platoon leaders and commanders namin para manligaw. Kahit may mga asawa sila, talagang liligawan. Hindi siya publicly underground. Tawag na sa amin yan is UG. Oo, UG. UG na paniligaw. UG na iba, panggagapang. Ganon. So, it doesn't just happen one instance or two. It happens almost every day on a regular basis. Imbis na dapat yung pag-usapan ng front committee ko, ano yung magandang gawin. So what we always discuss every morning kasi sa NPA, nag-uusap yung command. Pinag-uusapan yung security, situation, at saka yung anong daily activities araw-araw. That's the command unit meeting daily basis. So imbis na pag-usapan sa unit every morning, ano yung gagawin that day and way ahead, hindi, walang ang pinag-uusapan namin, violations on the abuses of these platoon leaders sa mga babaeng mga recruits namin. That's second. And what's becoming make it more bad is natatolerate minsan ng mga higher organ sa fact na yung iba, yung mga platoon leaders are relatives, close friends, siblings of high-ranking officials of the NPA. So natatolerate, it's either tinanggalan lang ng katungkulan o ililipat ng ibang unit. So that's really happening, no? So, and sa part ko naman, it's very unacceptable eh, sa part ko. Ako, before I joined the NPA, I am a women's rights advocate. So before it, I was also a discreet LGBT. Sa loob na ako ng NPA, nag-open, I'm gay. So before that, I'm a friend of the LGBT community. So very sensitive ako, especially sa usapin ng harassment, saka abuses sa mga kababaihan. So that's my second reason. Pangatlo, siguro nakaka-relate ako minsan kasi every time na may
magjo-join na kabataan, nakikita ko yung sarili ko. Kasi ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, nag-stop ako noong 2010 at to become a full-time organizer ng Anak Bayan. And then, after that, naging full-time NPA Red Fighter. Nakikita ko yung sarili ko sa mga nare-recruit namin. Kasi kiniklaim namin na yung NPA, yung armed struggle, yung magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. But the opposite is happening in reality. Kasi pag may magsasampang kabataan sa NPA, na nag-aaral pa siya, ha, we don't tell them, wag muna. Mag-aaral ka muna. And once you graduate, saka ka mag-NPA. No. We even encourage students dun sa mga guerrilla base namin, we encourage and we campaign to stop schooling. Kasi after that, sinasabi naman sa kanila, pagsasamantalahan pa rin naman tayo ng pamahalaan sa kanang estado. So what's the point of continuing the study? So parang ganun ba? Kami mismo yung nagkakampaign ng mga bata. Imbis na turuan silang mag-aral ng mabuti, eh, nire-recruit namin at saka pinapatigil siya sa pag-aaral. And I see myself on that situation. Na dahil sa pag-join ko sa NPA, ngayon, I wasted 11 years of not continuing and finishing my study. So yun po yung mga general reasons ko po why I left and supported the government. Si Kalulit po ay urban poor leader organizer ng CPP. Binanggit ko kanina ito ay bahagi ng project ng CPP sa Agaw Bahay, Luso Bahay sa Pandibulacan. Bakit siya naglaylo at bumalik sa ating pamahalaan? Kalulit, at paki-explain na lang. Okay po. Bago po ako naging kadamay, ako yung buhay naging NPA sa area ng Mindanao. 82, 83. 86 po, bumiyak pa Manila. 2017, naging member ako ng kadamay. Dahil sa kadahilanan na, siyempre may pamilya na ako. Ang sabi nila, hindi ko alam kung ano yung papasukin kong ord. Ang sabi nung kaibigan ko, punta ka ng pandi. Sasali tayo sa kadamay, magkakaroon ko agad tayo ng bahay. Sabi ko, wow, ang galing naman. Sabi ko, sige. Naging interesado ako. Pero after 1 week, nag-isip ako, bakit ganun kabilis? Hirap na hirap nga akong kumuha ng bahay na hulugan. Ba't ganun sa isang ito, magkakaroon ako ng bahay? Sabi niya kasi, niluluto na yung Occupy. Di, ako naman, di sige. Sumama ako kaagad. Kaya lang sabi niya, dadaan ka muna sa seminar. Hindi niya sinabing dadaan sa pag-aaral. Seminar. Pagdating ko doon, walang pinagkaiba yung itinuturo ng isang organizer doon, padipa. Ano pa yung padipa? Yung padipa na pinanggalingan ko, ipapunta po yan sa CPP-NPA. Kaya nung pagdating ko doon, alam ko na kung ano talaga ang kadamay. Wala nang pagtatalo sa kaisipan ko na ang kadamay talaga ay hindi siya legal na organisasyon. Habang nasa ano na ako, nasa kadamay, siyempre ginawa ko na yung lumusob dyan, humiga sa kalsada, magtanggal ng selyo ng NHA, sirain yung gate ng NHA. Lahat na, dinanas namin yan. After noon, nagtagumpay naman kami sa Occupy. Nakuha naman namin yung 6 na pabahay sa pandi, nanakaw naman namin. Pero sa totoo, hindi po madali yun. Buhay po yun. Pero ang sa likod po nito, ang totoo, kung kadamay lang ang mag-u-occupy, walang kakayahan ang kadamay mag-occupy. Kasi po ang nasa likod ng Occupy ay party po. CPP-NPA, partido po.